Magandang magandang umaga na naman po sa lahat ng ating mga kababayan or around the globe. Nandito po ako ngayon sa Dubai. Nandito po ako sa Fresh Level Center Dubai. Alam niyo po ba, meron tayo isang kababayang i-interviewin ngayon. Halika, samahan niyo po ako. Hindi po siya. Ayan, may interviewin po ako ngayon. Ayan, Kuya, good morning. Good morning po. Kuya, anong pangalan mo? Michael Constantino po. Ay, ang ganda naman, Michael Constantino. Taga saan? Tubong, Quiapo po. Quiapo, malapit sa Pong Nazareno. Opo. Oo. Kuya, ano, ilang taong ka rito sa Dubai? Bali, 13 years. 13 years ka na sa Dubai? Opo. Paano ka napunta sa Dubai? Sa tulong po ng kasawa ko, napunta po ako dito. Si ate ang nauna? Oo, nauna po yung asawa ko and then kinuha niya lang ako dito. Tapos, may anak po kayo dito na sa Pilipinas? Narito na po yung family ko. Ilang po ang anak ninyo? Dalawang babae po. Malalaki na ang nag-aral pa? Opo, isang 27 tsaka isang 25. Ay, ang aga niyo nag-asawa? Opo. So, malalaki na ang mga anak, may trabaho na ang dalawa? Opo. Dito na nagtatrabaho sa Dubai? Opo. Ano po ang trabaho niyo dito, kuya? Bali, chef po ako. Sa ngayon... Wow, chef! Opo, sa ngayon, tapos wala. Ngayon, wala. Opo, bali, tagaluto lang po ako ng pamilya. Chef pa din. Chef pa din. Kuya, kalimusan mo ng buhay mo dito sa Dubai na nagsisimula kayo? Noon, oo. Medyo may mahirap-hirap, pero sa ngayon po, okay naman po na. Dahil, okay na. Okay na, nakatapos na yung mga anak ko. Nairaos na. Nairaos na. Oo. Eh kuya, ano ang trabaho ni Mrs. dito? Bali siya po isang clerk dun sa Itochu sa Japanese company. Itochu. Japanese company. Itochu, Japanese clerk siya, tapos ikaw ay chef. Okay. Nawala ka nga na ng trabaho. Ilang taong ka nag-chef before? Bali, 16 years na po. Saan ka nag-chef? Ibang bansa na po . Bali, galing po ako New Zealand, Australia, Jamaica. At ang pinaka previous ko po ay Miami. Wow, social mo naman. Ano, cruise ba siya, barko ba or restaurant? Dati po ako nag-cruise line and then nakuha po ako ng Sandals Resort sa Jamaica and then doon po nagtuloy-tuloy na yung career. Ano expertise mo kuya sa pag sa food? From European to Asian po ginagawa ko. Wow, grabe. Pulutan ka ko nga. Kaya, paano ka manapadpad dito sa Fresh Level Center at ano naging impact sa'yo noon? Actually, naglalakad lang po kami sa metro. Nabigyan po kami ng flyers. Talaga? Ni Ma'am Nedy, opo. Ni Ma'am Nedy? And then, tinry po namin kasi parang interesting. Mm-mm. And then, sa awa naman po ng Diyos, nakapag-close naman po kami ng konti. Wow! Nakaka-11 million na ngayon. Wow, nalaman niyo yung business na kapag 11 million agad kayo, simple lang ba? Ano bang natutunan mo pala nung umatin ka ng ating Balik Mayaman Action Program at Freedom Business Action Program? Actually, noon, ang tingin ko lang is puro liabilities. Kasi kotse, mahilig po ako sa kotse, mahilig po ako sa motor. Pero ngayon, nawalan na ako ng gana kasi nakita ko na po yung kagandahan ng Fritz Rebo para sa mga Pilipino OFWs na nabibigay ng magandang aral para sa atin. Wow! So nabago na, nawalan ka na ng gana sa mga liabilities. Opo, so nagutom ka na ngayon sa asset. Opo. Oh, shift na talaga. So ngayon sa mga assets na ang pinagpupukosan ninyo. Opo. Ngayon po plan ng anak ko na kumuha ng condo na naman. Wow! So nag-invest naman kayo sa real estate. Aside sa business na kinuha nyo, mag-property investment naman yung anak ninyo. Property investment naman. Kuya, sa tingin mo kay Mike, ano ba yung sa tingin mong dapat na matutunan ng ating kababayan dito sa Dubai? Actually, ngayon, dapat matuto tayo na maglagay ng kinikita natin or income natin sa assets, wag sa liabilities. Mm-mm. Kasi ang mga liabilities puro gastos lamang. Kailangan yung lumalabas sa atin, kailangan na ipapasok natin sa maganda. Wow, ang ganda naman. Ang mga lumalabas sa atin, dapat ipinapasok sa maganda. Ang mga powerful lang mga words mo, kuya. Grabe talaga, no? Yun po ang natutunan ko sa Preach Rebo sa ngayon. Wow! Ilang taon ka na ba? Ilang buwan ka na ba dito? Ilang araw? Bali, sa loob ng 4 na araw, nakapag-close po kagad kami. And then, doon po nagsimula lahat. Kaya ngayon, pinag-uusapan namin pamilya ngayon, kung paano mag-i-invest sa properties, hindi na po sa liabilities. Wow! So, na-consider nyo na magkaroon ng investment, na magkaroon ng passive income into form of real estate. Tapos, nagtatry na rin kayo mag-freedom business. And then, yung anak mo, itinuturo mo na rin paano maging investor. Yan po ang pinagpapasalamat namin sa Fritz Rebo. At least na-open namin ang pamilya namin sa ganitong sitwasyon.
At ngayon, hindi na po kami na sa liabilities, kundi na sa assets na po. Wow, maraming salamat sa'yo, Kuya Mike. Chef Mike ba lang tawag namin sa'yo, no? So, iintayin namin ang luto mo. Lutuin mo ng future mo, yung fridge life mo. Kasi sobrang napaka-powerful ng iyong testimony. Sa lahat po ng mga chef dyan, na nakikinig kay Chef Mike, so hanggang kayo po'y nagluluto, lutuin niyo rin po yung future nyo. Habang, at mabangong-mabango na, at napakasarap palang mag-invest sa asset at nawalan siya ng gana sa liabilities. Ayan, Kuya Mike, maraming salamat sa'yo. Hindi po, maraming salamat po. Ayan. Okay, so mula rito sa Fresh Life Center Dubai, ako po si Linggo, International Fresh Ambassador, nagsasabing kaya pang mabago ang buhay as long as makinig ka sa aming Balik Mayaman at Freedom Business Action Program. Bye! Thank you.